Magandang hapon po sa ating lahat. Actually, ako ay sobrang excited para sa special vlog natin na ito kasi na sa ibang lokasyon po tayo. Kung napapansin nyo, sa paligid ko dito sa likod ko, no, medyo bago yung ating setup. Sana magustuhan nyo itong bagong lokasyon natin. Maganda po siya. So kami po ngayon ay nandito sa karagatan ng TERUMO Camarines Sur. First time ko din po dito at maya-maya magpapakita din po tayo ng mga iba't ibang glimpse ng lugar kung nasan po yung ating location sa ngayon. Ngayon, magbubukas po tayo ng dalawang produkto na naisipan ko pong bilhin para sa aking mga presyente na anemic o kulang sa dugo. Umpisaan po natin dito sa malaking medyo mabigat, okay, na nabili ko po sa Shopee. Actually, pareho naman po sila nabili ko sa Shopee. Yung isa po yung parang mas major product para magawa ko yung procedure na ito na sasabihin ko po sumamaya. At yung isa naman po ay accessory. Pero equally important, pareho po sila kailangan para magawa ko ng maayos yung procedure na babanggitin ko mamaya. Makikita nyo po siya once mabuksan ko na po sila pareho. Umpisan ko na po! Ayan, nabuksan ko na po siya. Nakita niyo naman na meron po siyang bubble wrap pero hindi na siya nakalagay sa karton. Ganun pa man, maayos pa rin naman po siya nakarating sa akin na wala pong damage. Nakikita po natin na may vacuum foil pack po siya at kailangan ko pa pong buksan siya. Nandun po yung isang set na merong 10 pieces po ng blood bag. Okay? So ito po ay TERUMO DCT TERUFLEX CPDA1 single blood bag. Ayan. Ito po ang ginagamit po natin sa pagkuha po ng dugo at storage po ng dugo bago kailangan natin po siyang mailipat sa ating mga pasyente na kulang ang dami ng dugo o anemic. Okay. Ang produktong ito ay galing sa Vietnam. Ang isang pack po ay meron po siyang 10 pieces. Ngayon, isa-isahin natin yung features po ng ating blood bank, TERUMO TERUFLEX. Meron po siyang phlebotomy needle. Ibig sabihin lang po ng phlebotomy, siya po yung parang pag-aaral ng mga dugo, okay, phlebotomy. So ito lang po ay kung saan natin ipapasok yung ugat, kung saan kukunin natin yung dugo. So yung pagpasok po ng iringgilya para makakuha ng dugo sa ating mga ugat, tawag namin po dyan is venipuncture. Ang feature po ng blood bag na ito ay meron po siyang isang matulis na needle o hiringgilya na kailangan po natin ipasok sa isang malaking ugat. Kadalasan po sa ating mga malalaking hayop, yan po ay yung jugular vein. Para naman po sa ating mga aso at pusa, yan naman po yung tinatawag natin cephalic vein. Yan po yung vein na dumadalay po dito sa kanilang harapan na mga paa. Okay. Ngayon, nabanggit ko kanina na ang klase ng blood bag na ito ay single blood bag. Ngayon, meron po kasi tayong iba't ibang klase ng bag. Meron po tayong single, kung saan nagagamit lang po natin siya para kumuha ng dugo at mag-store ng dugo. Meron din po tayong double purpose blood bag, kung saan hindi lang basta pwede natin siyang gamitin bilang isang single purpose blood bag, pwede nitong maihiwalay para mahiwalay niya yung plasma. At kadalasan, ito po ay ginagamit natin sa mga pangkabayo. Kung kailangan natin ihiwalay yung plasma para mas matransfer po natin yung plasma sa mga bisirong maliliit pa. Yung mga tinatawag po natin mga foals. Mga bagong anak na mga hihina, yan po ang ating mga candidate for blood transfusion. Pero para naman po sa kadalasan ng mga pasyente ko, kagaya ng baka, kalabaw, kambing at tupa,
full blood lang po yung halos ginagamit namin. Kaya ang single blood bag ay sapat na po sa ating paggawa ng blood transfusion. Meron pang isang klase ng blood bank. Ang tawag naman po yun ay triple purpose blood bag. So, additional po dun sa pwedeng magawa natin na double purpose blood bag, pwede niyang ihiwala yung red cells sa platelets and then plasma. Okay, so may mga special po tayong indications kung kailangan natin yung platelets. Kunyari po, kung sa tao, sa dengue, mas gusto natin na mas mataas ay yung platelets lamang kasi yun ang pinakamababa. Pwede din po siyang mangyari sa ating mga animals, especially sa mga small animals. May mga ganun po tayong mga similar na mga cases. So, kakailanganin natin ng mga triple purpose blood bag. And lastly, meron po tayong klaseng quadruple purpose blood bag. So aside from yung triple purpose, may karagdagan siya na ihiwalay niya yung whole blood sa apat na parte. So red cells, platelets, plasma, and cryoprecipitate. So sa aking kinanasan, hindi pa po ako naka-encounter na kaso na kinailangan gamitan ng quadruple purpose blood bag. Ang major features po ng blood bag na ito ay syempre meron po siyang anticoagulant sa loob para hindi po mamuo yung mga dugo. Tapos, meron po siyang parang round yung kanyang mga dulo para wala pong matitira na parte ng dugo kung sakali mang papunta na po tayong ginagawa na natin yung blood transfusion. So, pagkukuha po kasi ng dugo, nakaganito po yung position niya, pero pagka tayo ay magsasali na ng dugo, ibibitin naman po natin siya, so pababa naman siya, no? Dahil po sa gravity, tuloy-tuloy po yung pagdaloy na yung dugo at wala pong dapat magiging sagabal kasi syempre wala pong dapat nag-clot o walang namuo ng mga dugo. Tuloy-tuloy siya at wala din pong maiipon sa kanyang mga dulo kasi dahil nga po dun sa kanyang round na edge na design. So yun po ang maganda dito. Lahat po ng mga dugo na ating naipon ay magagamit po at maisasalin po talaga. Walang mga ibang parte ng dugo na didikit sa kaanong parte ng blood bank na ito. So yun ang sinasabi niya, main features ng ating TERUMO blood bank. Ang TERUMO po ay leading brand po siya ng mga medical supplies. Kaya maganda po talaga yung brand na to. Hindi naman po talaga tayo mabibigo. Kung kaya, siyempre bilang isang maayos siya na brand, medyo may presyo din po talaga siya. Kaya kung mapapansin nyo, hindi din po talaga biro magpa-blood transfusion, medyo may makamahalan din po siya kasi yung mga kagamitan na kailangan natin ay specialized siya, hindi basta-basta, at medyo may presyo din po sila. Ayun, natapos na po tayo sa pag-unwrap po natin ang ating blood bag. Ngayon naman, nandito tayo sa second portion kung saan bubuksan naman po natin yung isang importanteng kagamitan para paggawa din po ng blood transfusion. Kung hindi nyo nahulaan, ayan, buksan na po natin para mas malaman nyo po kung ano ito. Ayan, nag-order po muna ako ng 3 piraso. So, ang tawag po natin dito ay ang disposable blood transfusion set. Ang brand po niya is Surgitech. Magandang brand naman po nito, pero hindi po to yung parang leading brand. Pero ito po yung madalas na gamitin ko din sa iba pong mga produkto pa nila. Kasi abat kaya po yung halaga ng presyo ng Surgitech item. Ayan. Ito po ay special na IV line kasi ito po ang ginagamit natin sa blood transfusion. Kagaya po ng karaniwan na IV line, siya ay disposable, single use, hospital or medical grade. Kapareho lang po ng pantao yung ginagamit namin sa mga panghayop kung kami man ay kailangan mag-blood transfusion. So, isa-isahin po natin yung iba't ibang parte ng IV line. Saan po natin siya? Mag-umpisa po tayo dito sa pinakaunang parte. Kadalasan ito po yung tinutusok natin doon sa swero. Meron po itong matulis at ito po ay may takip. So, tatanggalin lang po natin yan. Tapos yun na po yung itutusok natin doon sa IV line. Ang tawag po natin dito is spike. Okay? Ngayon, meron po siyang tinatawag na access port. Iba-iba po ang kulay ng access port, pero para po sa blood transfusion set na ito, yan po yung nakikita nyo po na pula. Ayan, yan po yung access port. Pagka nagkaroon po tayo ng problema sa flow, pwede po tayong
dito magpadaloy ng kunyari po gamot o kaya pampanipis po ng dugo, mga ganyan po. Dito po pwede natin ipadaan. At ngayon naman po, ito po ang tawag natin dito ay drip chamber with net filter. So ito ang pinaka major na pagkakaiba niya sa isang ordinaryong intravenous line. Kasi sa intravenous line, wala po nung additional filter na makikita nyo po dito sa ngayon. Magkakaroon po ng karagdagan na pagsala ng dugo dito sa drip chamber na ito pag ang nagamit po natin ay blood transfusion set. Maliban dyan, meron pa pong filter na makikita dito. So kahit po sa ordinaryong IV line, meron po tayong filter para po kung meron man mga impurities o kaya kung ano pa pong debris na manggagaling sa suero o kaya mga clots o kung ano man pong precipitates, masasala na po siya dito at hindi na po siya dadiretso pa sa tube. So ito po yung tube at pupunta sa ugat ng ating pasyente. Okay. So yung tubing po natin, kadalasan po yan ang haba ay 1 meter. Tapos ang susunod po dyan na feature is ito pong V-track controller. So dito po natin maisasaayos kung kailangan natin mapabilis ang daloy o mapahina ang daloy ng ating dugo o kung sa ordinaryong IV line, yung pong swero na kailangan natin ibigay sa ating pasyente. Tapos, ang susunod naman po ay yung injection port. Okay, so ito po siya, nasa ilalim. Ayan, ito pong nasa ilalim. So meron po siyang rubber at kung kailangan natin magbigay ng karagdakang gamot, dito na po pinapadaan paminsan. Okay, kung hindi man po sa mismong swero para po mas ma-dilute pa siya, pagka mas gusto natin concentrated siya o medyo malapot, so dito na po natin idediretsong i-inject dito sa injection port. Isasara po natin itong ating controller para mas puro na maibibigay po natin yung karagdagang gamot. Lastly, ang pinakahuling parte ay ang lower connector. So ito po yung pinakadulo na ikakabit po natin minsan sa IV cannula or katula o sa butterfly wing set. At ito po ay may takip at kung kailangan natin itong gamitin, tatanggalin lang po natin yan, screw niya. Tapos ikakabit na po natin itong lower connector dun po sa ating cannula or butterfly wing. Okay, so nagdiyan po nagtatapos ang ating vlog para sa ngayon. Sana po may natutunan kayo sa aking pag-unwrap ng dalawang importanteng kagamitan na ginagamit namin sa pagsasali ng dugo sa aming mga anemic patients. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggat sa muli, huwag niyo pong kakalimutan, please subscribe, comment, share dito po sa aking channel. Goodbye po, maraming salamat! Ingat po tayong lahat!